Hello and what's up, and this is GenMac TV. Sa chapter na ito ay masasaksihan natin kung paano nilampaso ni Asta ang highest demon na Thunderworld dahil hinati nga ni Asta ang buong katawan nito gamit ang kanyang Demon Slayer Anti-Magic Sword sa tulong na rin ng kanyang Demon Destroyer Sword na mas lalo itong lumakas dahil sa kanyang Devil Union na dahilan kung bakit hindi makagalaw ang dalawang demonyo. Kaya nakakita ng pagkakatawan si Asta na tapusin at unahin ang lalaking demonyo. Kaya huwag mo sanang kalimutan mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga lods, tulungan niyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong video. Dahil magsisimula na tayo mga lods. Bago tayo magsimula ay konting nakaraan muna tayo sa huling chapter. So sa huling chapter nga ay nasaksihan natin kung paano nilampasan ni Nak ang kanyang limitasyon. Dahil nag-Devil Union si Nak gamit ng kanyang dalawang devil. At tinawag nga itong Devil Union Mode Gallus X Phyllis. At nag-unleash ito ng Dark Magic Monument of Atonement na para ba itong isang memorial na napakalaking libingan ng mga tao. Dito nga ay inilibing ni Nak ang dalawang highest demon kasama ang kanyang sarili. Ngunit sadyang malakas talaga ang magic power ng highest demon of Underworld. Dahil ang mga imposibleng bagay na hindi naman nag-i-exist ay nagiging posible ito. Dahil sa sobrang lakas ng kanilang magic, katulad ng pagsunog at pag-freeze ng shadow at light magic, which is napaka-imposibleng mangyari. Sumigaw si Nak sa sobrang galit dahil nahihirapan na siya sa kung paano tatapusin ang dalawang highest demon. At nang wawakasan na sana ng demonyo ang buhay ni Nak ay biglang dumating si Asta at pinutol ang kamay nito na ikinagulat ng highest demon dahil ngayon lamang nangyari sa kanya na naputulan ng kamay. Kaya kung hindi mo pa napanood ang chapter na ito ay ilalagay ko yung link sa description. Pati na rin yung kadugtong sa huling episode ng anime which is ang episode 171. Kaya sa pagsisimula ng chapter na ito ay makikitang nakangiti itong si Fenral. Dahil sa pagdating nila ng Speed Kingdom ay agad pumunta si Asta sa kaharian upang tulungan si Vice Captain Nak na makikitang mayroong malaking butas ang building ng simbahan kung saan nandito si na Vice Captain Nak at ang dalawang highest demon of Underworld. Na para bang alam ni Asta na nandito si Vice Captain Nak at nangangailangan nito ng tulong sa kanya. Dito nga ay nagharap si Asta at ang highest demon na Thunderworld na may halong intense dahil babawian na sana ng buhay si Vice Captain Nak sa demonyong ito. Ngunit bigla ngang dumating si Asta at pinutol ang kanyang kamay na ikinagulat naman niya dahil ngayon pa lamang ito nangyari sa kanya dahil sa Demon Slayer Anti-Magic Sword ni Asta. Umiyak naman itong si Gimodelo at niyakap si Nak dahil nakita niya itong nahihirapan at marami ang pinsala sa katawan at sinabing hindi dapat sumuko si Nak dahil siya lamang ang inaasahan nila dito. Sinabi ni Nak na napaka-late na dumating itong si Asta, however dahil sa kanya malaki ang tsansa nila na kaya nilang talunin ang Dark Triad. Dagdag pa ni Nak na hindi dapat mag-aalala si Asta sa kanya dahil kaya na niya ang kanyang sarili dahil ang pinakamahalaga sa ngayon ay talunin ng Dark Triad. Nagpasalamat naman itong si Asta kay Nak dahil sa kanya ay mas lalo siyang lumakas at malayo na ang kanyang naabot sa paggamit ng kanyang anti-magic power. Kaya kailangan pang mabuhay itong si Nak upang masaksihan ni Nak ang tunay na lakas ni Asta. Dito nga ay nakita ni Nak si Morgan sa katauhan ni Asta dahil sa napakamabuting tao nito sa kanya at napaisip ito na umaasa pala siya na magkakaroon ng panibagong umaga ang kanyang buhay. Napansin ni Asta na lumipas na ang isang minuto at wala pa siyang ginawa. At para bang ito yung palatandaan ni Asta kapag nagsimula nang maubos ang oras ng kanyang Devil Union. Kaya tarantang-taranta itong si Asta dahil 5 minutes lamang ang tagal ng kanyang Devil Union. Napatulala yung highest demon habang nakatingin sa kanyang naputol na kamay at biglang nag-celebrate ang dalawa dahil sa sobrang tagal nilang nananatili sa Underworld ay wala pang gumawa sa kanila ng ganito na nagbibigay sa kanila ng labis na kaligayahan.
na makikitang sobrang tuwang-tuwa ang dalawa dahil ngayon pa lamang ito nangyari sa kanila. Habang itong si Libby ay hindi niya inaasahang magtatagpo ang landas nila sa isa sa highest demon of Underworld, na parabang kilala ni Libby ang dalawang ito at kung sino ang mga ito sa mundo ng Underworld. Kahit matagal siyang nawala doon dahil binanggit niya ang pangalan nito na si Lilith at Nama, na parabang excited na itong si Libby na makaharap ang highest demon of Underworld dahil isa din ito si Libby na galit sa lahat ng mga demonyo na kauri niya dahil pinatay nga ng King of All Devils na si Lucifero ang kanyang tinuturing na ina na siyang ina din ni Asta. At heto na nga mga lords, nag-unleash ang dalawang demon ng ice at flame magic ng sabay kay Asta. At sinabing bigyan daw sila ni Asta ng mas entertaining na laban. At mukhang hindi na nagpipigil ang dalawa mga lords dahil napakalawak ng saklaw ang kanilang pinakawala na atake. At dito nga mga lords ay ginamit ni Asta ang kanyang Demon Slayer Anti-Magic Sword upang hatiin ang dalawang elementong magic, which is ang flame at ice magic, na papunta sa kanya. Subalit nagmimistulang ipo-ipo ito at pinapalibutan si Asta na naghalong flame at ice magic na naging ipo-ipo sa sobrang lakas nito. Habang si Vice Captain Nak ay nanunood lamang ito, maya-maya pa ay biglang naging itim ang flame at ice magic na ipo-ipo, na parabang isang malawak na anti-magic ang ginawa ni Asta na naging ipo-ipo rin. Habang itong si Vice Captain Nak ay napaluhod at hindi makapaniwala na ganito na ang narating ni Asta dahil sa napakatinding training na ginawa at disiplina sa kanyang sarili. Makikitang nabigla nga yung dalawang demonyo dahil na-erase ang kanilang magic na pinakawalan na ganun lamang kadali. Pagkatapos ay biglang napunta si Asta sa harapan ng lalaking demonyo na hindi niya namalayan sa sobrang bilis nito. At nag-unleash si Asta ng atake gamit ang kanyang Demon Slayer Anti-Magic Sword. Subalit hindi ito natamaan dahil naging apoy ang katawan nito na parabang napaka-invisible ng dalawang demonyo dahil kaya nilang gawing apoy at yelo ang kanilang katawan upang hindi maapektuhan sa kahit anong atake. Pinagtatawanan ng dalawang demonyo si Asta dahil kahit anong gawin daw ni Asta ay hindi sila matatamaan dahil nagiging flame at ice lamang ang katawan nila at babalik lang ito sa dati. At heto na nga mga lords, nag-unleash ng atake ang dalawang demonyo at nag-uunahan pa ito kung sino sa kanilang dalawa ang unang makatama kay Asta. At medyo kakaiba na yung ataking pinakawalan nila mga lords dahil mayroon na itong hugis na parabang fireball at pinatalas na ice magic. Dito nga ay pasimpleng binasag ni Asta ang kanilang ataking pinakawalan na parabang wala lang dahil isang kamay lamang ang ginamit ni Asta at pasimpleng nawala na parang bula ang kanilang ataking pinakawalan. At binuksan ni Asta ang kanyang grimoire at inilabas ang Demon Destroyer Sword at itinaas ito upang mag-absorb ng magic spell. At alam naman natin kung ano ang capabilities ng Demon Destroyer Sword. Ito ay nag-a-absorb at nagre-remove sa kahit na anong klaseng magic spell. Subalit sa pagkakataon na ito ay gumawa si Asta ng Circle of Cross Guard dahil sa kanyang Devil Union na nag-amplified o nagpalakas ng kanyang Demon Destroyer Sword na para ba itong isang gravity pool dahil sa pilitang hinigop ang dalawang demonyo gamit ang kanyang Demon Destroyer Sword. At napa-WHAT ang dalawang highest demon of Underworld dahil hindi nila inaasahan ang ganitong kapangyarihan. Pagkatapos ay hinati ni Asta ang buong katawan ng lalaking demonyo at literal na hati talaga mga lords dahil swak na swak yung espada ni Asta ang buong katawan ng demonyo gamit ng kanyang Demon Slayer Anti-Magic Sword. At dito nagtatapos ang ating kwento sa chapter na ito. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga lords, tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At yun lang mga lords, salamat. It's time to shout out mga lords.